Sa pinakahuling tala, nasa halos 101 million ang populasyon ng Pilipinas. Pero ang bilang ng cellphone subscription sa bansa, nasa 130 million na ayon sa Department of Trade and Industry. 95% dito o 123.5 million ay prepaid subscribers. May mga higit sa isa raw kasi ang cellphone. Si Marie Chris Adona, 20 pesos kada tatlong araw ang niloload sa kanyang cellphone. Pero ilang beses na raw na naglaho ang kanyang load bago pa man niya ito gamitin. Minsan po nag-load ako ng 20 pesos, tapos hindi ko pa siya nagagamit, wala na kinakain na. Ganito ang karaniwang reklamo ng prepaid subscribers ayon sa DICT. Minsan kinakain yung load nila no by some glitch in the software ng telcos no. Sa initiative ng DTI, they answered this complaint no, of consumers and extended lahat ng load no to 1 year. Sa bisa ng Joint Memorandum Circular ng DTI, DICT at NTC, magiging isang taon na ang validity ng prepaid load. Magsisimula raw ito sa January 5, 2018. Ibig sabihin, kapag nag-load, isang taon pa bago ito mag-expire, anuman ang halaga. Karaniwang tatlong araw hanggang tatlong buwan ang validity ng prepaid load, depende sa halaga ayon sa DICT. Sa case naman ng mga preload, it occupies space no sa memory bank ng telcos no and there is a cost to that, so win-win solution. One year ang napag-usapan and the telcos also agreed to that. Di kasama sa one-year validity ang prepaid load na binili para sa promotion at iba pang mga serbisyong nakatukoy ang panahon ng paggamit. Pero kailangan ay aprobado ng DTI at NTC. Leigh Alves, GMA News.